Mga ka-taxpayer kong minamahal, sa una pong kahon, tinatanong po niya nito kung ano ang end of the measurement date. Right now, hindi ko po siya ma-edit dahil po naka-no tayo sa short period return. Bakit po ganon? Kasi, ina-assume po ni EBIR na itong tinax natin or itong form na to na ipapasa natin is from January 1 to December 30. Which is like the whole year. So kung hindi siya ganon, pipindi natin sa short period return is yes. And then pwede na po natin siya ma-edit-edit na ganyan. Like for example, pwede ko nga po itong gawing 2022 or 2023 yan. So ang pinagkaiba po nila, tandaan po, pag nilagay natin no is eh, hindi po natin to pwedeng ma-edit. Ito naman po is it should be nakalagay pag nilagay ko yan is cannot be greater than or equal to the current year. So magbe-reverse siya back sa 2021. Amended po ba ang return? Meron na po ba tayo na previous na file na may gusto ba po ba tayong ayusin, dagdag, mga ganon, etc., etc. If so, then we put yes. Pero in our case, wala naman. So, background information of taxpayer na po na tayo. Skip na po natin, punta na po tayo sa number 6 or taxpayer type. So, single proprietor po ba tayo? Estate, professional, trust, depende po kung ano nag-apply sa atin. And kung ano po pindutin natin, depende kung ano yung pwede natin makuha sa number 7. So, in our case, itong dalawa po ang pwedeng kunin. So, let's say for example, kung ako professional, I can only put is, if I put estate, I can use only this. So, in our example, single proprietor tayo. Ito naman, ang dalawang ang pinagkaibahan po ng business income graduated IT rates at nung 8%. Further po natin mapapaliwanag yan pagdating natin doon sa pagkikwenta na po. So in our case, gusto natin kunwari ito, yung graduated IT rate or yung 8% na lang. So yung iba po dito, pretty self-explanatory, date of birth, citizenship, kung mag-claim po ba tayo ng foreign tax credits. Syempre, kung nilagay natin yes, is lalagay natin kung ano ang foreign tax number. So, civil status, if applicable, so single ka po ba, married. Kung married po kasi, lalagay natin, i-check natin kung merong income or wala ang ating asawa. So, kung yes, tatanungin po kung joint or separate filing. Kasi kung makita po natin sa total tax payable, meron po tayong separate area para input doon yung para sa spouse. So kung nilagay ko po joint filing, pwede po siyang i-edit. Pero kung separate filing, hindi siya na-edit. In our case, single lang tayo. Sad. Income exempt from income tax. Kung yes, pindutin po natin yes. And if we did put yes, it will put us here in which we are going to kikwentahin natin yung exempted. So, same din po with the income subject to special to preferential rate. Sa 21 naman, depende siya kung ano kinuha mo doon sa number 7. So, nakita nyo po, 8%, 8%. Graduated rates, graduated rates.
Ito po, isa po sa mga pinaka pinagkakaiba ng graduated rates at ng 8%. Pagdating po kasi sa graduated rates, makita po natin na we can choose the method of deduction. So, kung itemized or kung standard, which is 40% of gross sales / receipts / revenues, etc. etc. Pero in our case kasi pinito natin 8%, so 8% lang. So, dito naman po sa total tax payable, wala naman po tayo masyadong ilalagay unless po na may penalties tayo, in which case dito po natin siya ilalagay. So, ang gagawin po natin ngayon is we put here the next. And the reason why wala naman po tayo masyadong magagawa sa total tax payable is because depende po dito kung ano yung mapupunta doon. So, part 4 is background information of spouse. Hindi naman po natin siya ilalagyan ng kung ano-ano man dahil nga po single ang nilagay natin. Same din with the computation of tax and the schedule 2. Kasi yun nga, single po yung nilagay natin. So let's go move on to schedule 3. Kung makita nyo po, hindi ko po siya ma-edit ngayon. Bakit? Kasi if we go to the previews, ang ATC natin is 48%. So kung nilagay ko po natin is graduated, and then I pick 40% of gross sales dahil yun nga may method of deduction din tayo. Ngayon, pwede ko na po siyang i-edit. So, for example po, ang total sales natin is 2,500,000. Grabe, yaman natin. So, if we go to previews, makita po natin na automatic na po siya. Ito po yung babayaran. So, kung may less, lalagay po natin dyan. And ito naman po is other non-operating income. So, bali yun lang po yung pwede nating ma-edit right now. So, pagka-click po next, makita po natin na itong 3B na to is 48%. So, kung 8% po yung pinindot natin, tsaka po natin siya pwedeng filapan. Itong schedule 4 naman po, hindi natin mafilapan dahil ang ginagamit natin is yung OSD. So, kung naka-itemized deduction po tayo, eh, nakalagay po, order na allowable itemized deduction. Kung naka-itemized deduction po tayo sa 21A, pwede natin po siyang fill upan. So, ito po yung part 4. Hindi na po natin itong gagalawin dahil single naman ang nilagay natin. Also, with the summary of income tax due, the tax credits, kung meron, or payments, kung meron po tayo, ilalagay po natin dyan. Syempre, attach the proof. Same din with the tax or the tax relief or the special rates. Dito naman po sa part 9, etong net income / loss per books. Kung ano po yung nakalagay dito sa page 2, which is in my case, in our case, is 1,500,000. Ilalagay po natin dyan. So, it should be kung ano yun nandun. At dyan po nagtatapos ang ating 1701. Napakadali lang po siya kung wala po tayong asawa. So, susunod po muli na form. Paalam.